Patuloy na tumutulong ang Pilipinas sa paghahanap sa nawawalang Malaysian airliner. Iginit naman ng Malacañang na dapat na magsilbing hudyat ang pagkawala ng eroplano para suriin ang seguridad sa immigration at paliparan ng bansa. Mula pa noong Sabado, sinusuyod na ng BRP Gregorio Del Pilar, BRP Emilio Jacinto at BRP Apolinario Mabini ang West Philippine Sea at mga kalapit na karagatan. Katwang din sa multinational search ang tatlong eroplano ng AFP para sa paghahanap sa nawawalang Malaysian airline. We are on our third day of search and we're doing our best in order to find the missing aircraft. There is a possibility that from Kuala Lumpur as upon takeoff, it has veered into our side of the South China Sea. Naglaw ang Malaysian Airlines Flight MH370 habang bumabiyahe mula Kuala Lumpur patungong Beijing, China noong Sabado ng umaga. Pinaniniwala ang nawala ang eroplano sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Walang lugar na matukoy kung saan hahanapin ang eroplano dahil hindi ito nakapagpadala ng anumang distress signal bago nawala. Ayon sa AFP, wala pa rin natatagpo ang anumang bakas ng nawawalang eroplano. Ayon sa Malacañang, ang nangyari sa Malaysian Airlines ay dapat na maging hudyat sa bansa para suriin ang seguridad sa ating mga paliparan. Right now, I think our security measures are very strict, but essentially it gives us pause to look into again our security measures. Dagdag nila Sherda, dapat rin daw na repasuhin na ng Bureau of Immigration ang kanilang security procedures sa harap ng insidente. Isa ring Malaysian airliner ang nagkansela ng biyahe mula sa NAIA Terminal 1 patungong Kuala Lumpur. Ito ay matapos umanong magkaroon ng technical problem ang eroplano. Ayon sa immigration, alas 6 pa ng umaga kanina, dapat lumipad ang eroplano na may lulang mahigit 100 pasahero. Pero alas 7 na ng gabi nang i-anunsyo ng ground staff ng airline na kanselado ang lipad. Pansamantalang itinakda bukas ng alas 9 ng umaga ang flight ng eroplano.